Assalamualaikum. And hello to non-Muslim. Kamusta kayo dyan mga kabayan? Dito ako sa Malaysia ngayon. Dito ako nakatrabaho sa my carpet shop. Carpet shop ito ng asawa ko. Trabaho lang naman ako dito. Hindi naman akin to eh. By the way, I just want to share about my life. Noon kasi OFW din ako doon sa may Singapore. Doon ako nagtrabaho. Tapos doon ko nakita yung inasawa ko. Muslim siya kasi Malaysian. Ang mga Malaysian parang Pinoy din yung mga mukha eh. Siguro that is my destiny. I didn't even dream to marry a Malaysian or to stay here. But syempre, nasa tadhana na ng Allah yun. At balik Islam nga pala ako. Hindi naman mahirap ang maging Muslim kasi parang sa Pilipinas din ka yung ano just kasi yung bawal lang kasi yun eh yung mag-inom, mag-gambling at saka yung kumakain ng baboy. Yung iba okay naman at saka yung pray 5 times a day. Lima pala yung anak ko sa asawa ko, dalawang lalaki at tatlong babae. May apo na nga ako eh, mag-apat na yung apo ko, tatlo na yung ano ko. Tatlo na yung ano ba yun? Dalawang daughter-in-law and isang son-in-law. Parang nakalimutan ko na kasi matagal na ako dito sa Malaysia. Kaya yung salita ko parang iba-iba kasi yung lingwahe natin ay, lalo na ako eh, Ilonggo. At malalaman mo rin yung accent ko, di ba? Tayong mga Ilonggo kasi ganyan eh. Malambot pero kung minsan matigas din. Dito kasi malayong malayo na ako eh. Sabi nila nga eh, yung nakakita sa akin, akala nila siguro Malaysian ako. Indonesian ako or Sabahan. Kasi yung salita ko eh, kapag nagsalita ka ng Malay, parang yung accent mo iba eh, parang Indonesia nagsalita. Pero at least hindi ka na nila maibinta kasi marunong na tayong magmali eh. Malayong malayo na nga ako eh. Sabi ko hindi ah, Pinay ako. Asawa ko dito taga Malaysia. At saka okay naman dito yung mga Muslim, mga civilized sila. At saka yung mga paaralan dito, dalawa. Yung sa mga Muslim lang. Pero kung sa mga Chinese yung wala silang paaralan sa hapon eh. Mga tuition lang yan. At saka yung mga India. Kasi ang most active na races dito India at saka Chinese. This is the native of Malaysian. So malayo maraming Malays dito. Yung mga India is about how many percent at saka India. Pero okay naman, harmonic country naman ito kasi maganda eh. Nag-ano na naman sila eh. Sumusunod lang naman sila sa mga law dito eh. Maganda dito. Yung paaralan nga pala eh, yung sa umaga, academic at saka sa umaga, from 7 to 2 o'clock in the afternoon. Tapos, kapag sa hapon naman sa religion school, it started from 2 o'clock to 6:30 in the evening. That's why kaya mga bata dito busy sa pag-aaral eh. Yung mga Malaysian lang, yung mga Islam. Pero yung mga Chinese at saka India, okay sila may mga tutorial sila pagka-after ng mga klase nila sa umaga eh. Yung mga Malaysian kasi busy sa paaralan kasi mag-aral ka pa, mag-study ka pa sa academic mo, tapos sa may religion pa. At saka may mga Arabic words bala. Arabic words. Ako nga eh, marunong na rin ako mag-Arabic words sa mga, magsulat ng Arabic words. At saka marunong na rin ako magbasa ng mga Arabic words. At saka syempre, malayo na kasi yung mga salita dito eh. Kasi dito, yung English is limited. Kaya yung mga anak ko rin malayong-malayo, hindi na rin, sometimes lang sila nagsasalita ng English. Nahiya kasi eh, kasi dito, yung mga tao, ayaw kang pasalitaan ng English kasi maraming yung hindi marunong mag-English dito rin. Kaya syempre, kaya yun, natuto akong madali ng magbahasa Malaysia dito. Maganda ang mga place dito. At saka dito, walang jeepney, walang tricycle, ano lang eh, kailangan sa bahay mo may motorbike ka at saka may kotse ka kasi kapag wala nga
may dito ka naman yung ano, yung mayroon naman dito, bus lang eh. Punta ka pa sa may bus stop, sa may bus stand para magsakay ka kung saan ka punta ng town na malaki. Kagaya namin, pumunta kami ng Kuala Lumpur. Kung gusto mo na ayaw mo mag-drive, so mag-bus express ka na lang. 2 hours travel naman eh from my place to Kuala Lumpur. At least makita mo rin yung mga sinire sa tabi-tabi ng daan. Maganda naman dito. Ito nga eh, dito yung tindahan na ito eh malapit sa daan. Tingnan mo, sa town kami kasi eh. Ayan oh. Sa kabila yan, may mga sapatos sanda ano doon. Ito maraming kotse nakaparking kasi bawat tao may mga kotse dito sa amin. Ayan. Kaya dito at saka dito, maraming tindahan ng textile eh. Dito maraming textile. Tingnan mo. Kahit kami nga ay nagbibinta ng ano tela. Tingnan mo yan oh. Yan ang daan namin dito yan. Ito, walang mga vendors dito na marami sa tabi. Hindi pwede dito, istrikto eh. Sisi, nakita nyo na? Sige, mamaya i-ano ko na lang ha. Mamaya i-continue ko naman ulit. Kasi nag-ano ako eh, nagtitinda. May mga customer kasi akala nila baka baliw ako nagsasalita na mag-isa. See you guys. Sana i-subscribe nyo rin yung channel ko at panoorin nyo ako. Marami akong mga in-upload na video. Kaya lang, ang napaka-ikli eh. Hindi ko kasi alam. Just upload lang ako. Kasi parang ano, katuwaan lang. Yun pala, hindi pwede yung less than 2 minutes eh. Kailangan 3 minutes up. So, okay guys. See you later. Bye. Assalamualaikum.